po ako si Matthew Lopez, ang partner na si JM. Ngayon po, ang iba-vlog ko po ngayon ay ang isang window type na aircon unit, change compressor po tayo. Ayan po, dala-dala ko po yung compressor natin na binili namin. Bali, ipapakita ko po sa inyo paano po magpalit ng compressor. Nandito po kami ngayon sa bahay ng may-ari sa Deca Clark. So, huwag niyo pong kalimutan guys na i-subscribe. So, good morning mga idol. So, ito po yung papalitan natin ng compressor. So, linagay na po natin yung pambutas natin. Ito, kung makikita niyo, tapos nakakabit na rin po yung gauge. So, dito po natin yan. Dito po natin yan tatanggalin at saka dito. So, papalitan natin yung compressor niya. So, ipaanuhin muna natin yung preon niya para may ano po natin. So, para po ma-recover natin siya. Okay, so, habang ano, bubutasin ko muna siya dito, then babalikan namin kayo para mamaya. At makita nyo kung paano tayo magpalit ng compressor. So, mga idol. So, mga idol, ayan, kung makikita nyo, so, nabuksan na po natin siya. Ayun na po, nagkaroon na po tayo ng standing pressure sa ating gauge. So, umpisahan na po natin siya na ipalabas yung preon, and then tapos po itatanggalin na po natin yung ating compressor. So, balikan lang din po namin kayo ulit mayami ang konti lang mga idol. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, share at saka i-like ang ating video. So mga idol, ito po yung manok sa pana po sa tatanggalin na. Kailangan po takpan nyo lang po itong ano para hindi nyo masuro yung ano. Sa mga idol, so natanggal na natin yung ating compressor. So babalikan natin kayo, install natin yung bago. So mainit siya na, dandan ka. Opya. Balik po kami. So, ayan po mga idol. Umaandar na po yung ating compressor. Kung makikita nyo, magpa-plus out po ako. Nasaan na ba? Ayan po. So, ayan po, pa-plus out po natin. Okay. Ganda po yung compressor natin. Yung traction. Okay po. So, okay na. Patayin mo na dyan.
So, ayan po. So, start na po natin siyang ilagay doon. So, natanggal na po namin kanina yung ating compressor. Ngayon, maglalagay na lang po tayo dito ng charging line. And then po, salpak na natin yung ating compressor. So, mga idol, lalagyan po natin siya ng charging line. So, napoli natin siya. Lagyan na natin siya ng charging line. So, pagdugtong na lang po niyan, mamaya ang gagawin natin, mga idol. So, babalikan namin kayo. So, mga idol, ito papakita namin sa inyo ulit kung paano siya i-plus out para malinis yung system. So, yun na. Okay, game, buksan muna. So, ang pag-plus out po, tapan lang po natin ito. Saan natin? Pero pin-plus out po na rin po din ang Creon kanina na R2 po. So, ito po para ano, makita nyo lang. Masarap na rin natin yung install. So, wala siyang magiging po. Nasa po tayo para lumabas po lahat ng lumi. So, ganyan po pagpaklas out. Mga idol, kung ano, piyano nyo lang. So, hanggang sa kaya nyo pong tigilan yung pressure, tigilan nyo. Para lumabas lahat ng dumi, malinis ng gusto yung system. So, ganun lang mga idol. So, babalikan namin kayo maya-maya. So, mga idol, ayan. Magbabacuum na po tayo para mayano po natin yung system natin, malinis natin. So, ayan na po. So, babalikan namin kayo after 30 minutes. So, makikita nyo, nag-vacuum tayo para malaman natin at malik. May ano na rin po pala natin siya. So, babalik kami mga idol. So, hindi, ito na po siya. So, nag-vacuum po tayo. So, balikan namin kayo guys mamaya. So, mga idol, ito na po tayo ngayon. Bali, nalagyan na po natin siya ng Creon. Magbuksan na yan. Eh, kailangan po, huwag nyo kakalimutan mag-parging kayo dito. Naka-vacuum na po tayo, tapos na po tayo nag-vacuum, so kakargahan lang po natin siya para magkaroon po ng standing pressure bago natin pandarin. So, ayan po. So, nalagyan na po natin siya. Sindihan mo lang. Okay.
Pinock po natin siyang mantar muna. Nag-yellow na po siya doon kung makikita nyo. So, lagyan po natin siya muna ng konti. Lang po natin sa ng prion. Ayan. So, ayan po. Kumakasya na kung makikita nyo, natutunaw na ng konti-unti yung kanyang yelo doon. Ayan, natunaw na. So, hintayin lang po natin yung niya. So, ayan na po. Kung makikita nyo, malamig na po siya. Mga idol, kung maano nyo lang. At kunti-unti na rin pong nawawala yung yellow na doon. May karga na rin po siya. R2 lang po to. Dapat 70 to 60 lang po ang karga niya. So, paano yun lang po natin ng konti na umikot yung prion bago tayo magkarga ulit. Kasi baka mabigla po. May hirapan lang yun po tayo. May lang po natin siya ng konti. So, ganyan lang po yan mga idol hanggang sa muli. Sana po paki-subscribe nyo po, like at saka share nyo na rin po yung aking YouTube channel. Pa-support na lang po mga idol. So hanggang sa mga susunod po na i-upload namin ng mga video, sana po eh follow nyo po kami. So ito po ang pag-charging at change compressor ng window type. Maraming salamat po.